ano ga? Kumusta ga kayo? Eh, nauubusan na ako ng joke. Eh, wala na akong maisip. Kakaloko naman kayo. Ang pauna nating bardagulan sa gabing ito, mga kapatid. Nagkita daw itong magkumparing si ano, si Kiko at saka si Kanuto. Sabi daw ni Kiko, pare, tagayan mo pa nga ako. Nag-away kami kasi ng misis ko eh. Sagot daw ni Kanuto, ha? Eh, sinong nanalo? Sagot ni Kiko, sabihin na natin na ang huli kong salita eh, tumigil ka na't nagdidilim na ang mga paningin ko. Tapos natawa si Kanuto. Yan ang gusto ko. Bossing ka talaga, pre. Bossing ka. O, ay dinatakot sa'yo ngayon ang asawa mo. Anong sabi niya? Sagot ni Kiko, hindi ko na alam, pre. Nawalan na kasi ako ng malay. Sakasakal niya kasi ako nung sinabi niya yun eh. School, tinanong ng teacher si Kiko. Sabi niya, Kiko, sige nga, kung nag-review ka, ano ang sunod ng Mars? Sumagot naman tong si Kiko na pagmamayabang, Ma'am, pautang po. Narinig ko po, sabi ng kaibigan ng nanay ko, Mars, pautang. Ito daw ano, mag-shota, niyaya daw nitong babae ang kanyang boyfriend para mag-outing sila. Di, eto na, ang saya-saya nila. Tapos, habang magkaharap silang palubog lumitaw sa ano, lilitaw sa kasing lalim ng ano, swimming pool ni Emmy Palad, sabi daw nitong babae, Han, meron sana akong gustong aminin sa'yo. Tapos, bago pa uli makapagsalita yung babae, tinakpan ng lalaki yung bibig niya. Sabi niya, kahit ano pa yung aminin mo, kahit sino ka pa, tandaan mo, mahal na mahal kita at hindi ako tatalikod sa pangakuan nating dalawa. Sabi niya, gano'n, kahit malaman mo ko pa kung sino ako. Bakit? Sino ka ba? Kasi dating, ngayon ang pangalan ko Christy, pero dating ako si Chris Pulo. O, tanggap mo pa rin ba ako? Namutla ang lalaki. Nakita daw itong magkaibigan si ano, Kanuto at si Kiko. Sabi daw ni Kanuto eh, Kiko, kakaawa naman yung nanay mo. Sagot ni Kiko, bakit? Kasi nakasabay ko kasi sa pagsisimba nung isang araw, ubo ng ubo. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Sagot daw ni Kiko, ah,
Pag ganun si nanay, hayaan nyo lang yun. Huwag ninyong papansinin. Sabi ni Kanot, bakit? Bago lang kasi damit nun. Daw, habang naglilinis si Inday sa kwarto ng kanyang mga amo, sinamahan siya ng kanyang among babae at kinukwentuhan. Maya-maya tinanong daw siya ng amo niya. Sabi daw niya, Inday, pag nanalo ka ng jackpot sa loto, ano yung una mong gagawin? Sabi daw niya. Sagot daw ni Inday, syempre ho ma'am, gagantihan ko naman kayo ng ano ng amo kong lalaki, kayong mag-asawa. Sabi ng natuwa naman tong among babae, o talaga? Babalatuan mo kami ng malaki? Sagot daw ni Inday, ay hindi ho, gagawin ko rin kayong katulong. Nakaupo sa tabing ilog at may tinitingnan lang yung ilog pero hindi siya lumalangoy. Ngayon, meron naman isang paparating na lalaki na gusto yatang lumangoy. So, tinanong niya itong nakaupong lalaki. Sabi niya, bro, mababaw lang ba yung ilog na yan? Sumagot daw itong lalaking nakaupo. Sabi niya, ay oo bro, sobrang babaw niyan. Pwede kayang maligo? Tanong nung isa. Ay oo, pwede maligo ka lang. Adi, ito na. Naghubad na tong lalaki, bigla siyang tumalon, mamaya nagsisisigaw na siya ng tulong, 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 ganun. Hindi, tinulungan siya ng iba, mga dumaang may bangka, ganun. Tapos pinuntahan niya yung lalaki, muntik-muntik kanyang sapukin, sabi niya ganun, bah, sinabi mo kaninang ano, mababaw lang yung ilog na yan, ang lalim-lalim pala. Sagot nung lalaki nakaupo, ay bro, talagang mababaw lang yung ilog na yan. Nakita ko ngang lumangoy yung mga bibi dyan. Cool na cool lang eh. Na naman ang isa nating premiere ngayong gabi mga kapatid at ito mag-iiwan tayo ng isang katanungan o isa bang kasabihan. Alam niyo po bang nakakapayat ang kumain ng panis? Panis na pangako. Ito po ang bugtong-bugtong natin ngayong gabi as per request ng ating kapatid na si Kaganda 21 Vlog. Maumbok, tinusok, hinimas bago pumasok. Bawal ang berde!
At muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Mwah!